I'll answer it two ways. No? Ngayon, gumagawa na kami ng video for one. Second, ang nagugulat kami, as we were back on the concert scene, we're having a lot of the, you know, Gen Z na nanonood ngayon. No? Dala ng mga tatay nila. Kasi mga tatay nila, fans namin, di ba? And now they want to share it with their kids. And the reaction of the Gen Z, pag nanonood sila, sabi nila, ibang-iba yung show nyo sa mga shows na papanood namin. Kasi sila, banda, hindi mo nakabihis yung banda, hindi mo walang eye contact, palakasan lang, volume lang talaga, at saka energy. Ha? Sa amin, meron may stage, may concept, what is the music is actually more, you know, richer music, but not necessarily modern. Nagugulat sila sa ano, parang they find it new. Napapaguhan sila sa ano, sa music na pinakinig ng mga tatay nila. But it's good that you ask about seniors who are who want to be creative pa rin. Want to be creative and still doing the work, no? You should understand, when we were young, when we were starting, we had our influences. We would listen to the Beatles, you know. Even if you're a senior, you're supposed to listen to the new music. So pinapakinggan pa rin namin yung mga bagong tumututo. Bakit siya nag-click? Bakit siya nag-click? Or ano yung gusto mo? Bakit mo na gusto mo yun? So, ang influence mo, tuloy-tuloy pa rin. Hindi pwede sabi mo, wala na ako eh. Icon na ako eh. So, ito na ang tunog ko, ito lang ako. Hindi. Ang lawak ng mundo ng musika eh. So, dapat pinapakinggan mo pa rin. Kaya yung nasabi mo ngayon, pati sa ibang regions, pinapakinggan mo sa ito. Ang ganda pa lang. You know, there's a melody line sa mga sa norte. May melody line sa south eh. So, hahanapin mo yun, di ba? Baka yun yung kailangan mabuhay natin. Ito pa ang difference niyo. Ang 70s songwriter at ang modern songwriter. Ang 70s songwriter, ang unang tanong na sinasagot, ano bang gusto ko sabihin? Diba? Yung modern writer niyo, ang unang sinasagot, ano bang gusto pakinggan ng tao? You see the difference there? Diba? So, that's why sometimes when you listen to new music, parang pare-pareho lahat. Because they're asking the same question. Ano bang gift ngayon? At yun ang gagawin nila. Even ang panahon natin sa recording industry, di ba? Yung producers, no, sasabihin sa'yo, ganito dapat ang gawin mo. Eto, Marta, di ba kinuha ako dito kasi songwriter ako? Oo, oh, pero dapat ganito. Parang, so pagpanating nagka-clash yan, anong gusto mong sabihin, anong gusto nilang pakinggan. So nagka-clash yan. Kaya na, well, I guess. Yeah, ano pag may recording kami, meron ng dalawa na palagay namin, okay na ako. Okay na, sa kanila na yan. All the rest sa atin na. Di ba? So, but that's where you get more creative, yung sa atin na. Di ba? That's where you break ground. Hindi yung ating gusto nila. Yung mga taong kausap nyo ngayon, ang tawag sa mga sila ulo. Hindi yung salita in a derogatory na tawag. Sa akin, yung para mabago mo ang trend, kailangan medyo sirakul mo. You think outside of the box. Ngayon, sila yung mga taong nag-umpisa ng OPM talaga. Ito ang nakaharap niya. Dahil kung maaalala nyo, nung panahon before them, ang mga tutugan ng araw, kailangan Mac Monroe ka ng Pilipinas, Tom Jones ka ng Pilipinas, meron pa dapat kinokopya na pagpano sabi nga ni Buboy na kailangan ganito ka para kasunin ka o kailangan magkopyahin mo yon. And then yet, na yung mga sarawang parap nyo ngayon, sila yung naglakas loob na hindi, gagawa tayo ng sarili. Yan. Ngayon, siyempre, kami naman mga sumunod sa kanila, years later, nakita namin yung gusto nilang mangyari. Na tama naman, kaya ng Amerikano, kaya ng natin. Ang hindi man kami nagkausap dahil hindi naman kami kakilala during that time, pero nag-get ko yung message sa action. Ganon, na
kay kung ano sinasabi. Pero ito yung ginagawa. Gagayahin ko rin. Para ganun yung sabihin. Kung ako kang magiging ano, songwriter, hindi ako magiging Afro ng Pilipinas o Tom Jones ng Pilipinas. Ipilitin ko magkaroon ng sariling identity. Yun.